Magandang umaga muli po sa ating mga kaibigan, sa lahat ng ating mga patuloy na sumusubaybay po sa ating pong morning manna. Nais ko pong batiin muli ang bawat mga mananampalataya dito po sa lalawigan ng Palawan. Gayun din po sa nasasakupan ng Luzon, Visayas at Mindanao. At ang ating pong mga patuloy na sumusubaybay dyan, lalo tigit dito sa bayan po ng Nara, Palawan, sa ating mga kapatiran dyan na ating pinaglilingkuran, magandang umaga po. Kaya sa ating pong pagpapatuloy ng ating pong pag-aaral ng salita ng ating Panginoon, ay patuloy namin kayong inaanyayahan na subaybayan po yung ating morning manna bawat umaga, no? Tuwing alas 7 ay inyo po kaming samahan. Mga kaibigan, sa ating pong mga lahat na mga nakikinig po ngayon, sama-sama po tayo munang manalangin upang ating pong anyayahan ang presensya ng Panginoon sa pagpapatuloy po ng ating pong pag-aaral. Tayo po ay manalangin. Mapagpala naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataon na ipinagkaloob niyo po sa amin upang muling makapagpatuloy po kami ng pag-aaral ng banal na salita upang ito ay magiging gabay at inspirasyon namin. Patuloy kaming samahan, Panginoon, ihanda ang aming puso at isipan upang lahat ng mga bagay na aming pong mapag-aralan at mapakinggan ng mga kapatiran ay maging inspirasyon namin ito at magpapatibay ng aming pananampalataya at pagtitiwala po sa inyo. Itong lahat ay aming inihiling sa matamis na pangalan ng aming mananakop na sa Jesus. Amen. Sa lahat po ng ating mga kaibigan, mga kapatid at mga magulang, lahat pong mga patuloy na nakikinig sa ating pong morning manna, tandaan po natin, mahal po tayo ng Diyos. Nais po ng Diyos na maingatan po natin ating sarili. Ang pamagat ng ating pong paksa ngayong pong umaga ay walang iba kundi ang Take the Name of Jesus with You, na ating pong dalhin ang pangalan ng ating Panginoon saan man po tayo naroon. Alam niyo po ba, ang pagiging isang Kristiyano, ito po ay dala-dala po natin ang pangalan ng ating Panginoon. Kaya pag sinabi po natin Kristiyano, yung totoong Kristiyano, mga kaibigan, ha? Sapagkat tayo po kuminsan ay ginagamit natin ang pangalang Kristiyano, pero mamatay tayo, pero tayo magnanakaw, pero tayo sinungaling. Taliwas po ang ating ginagawa, kaibigan, sa ugali ng ating Panginoon. So tayo ngayon, kung atin pong balikan, mga kaibigan, dapat bilang isa pong mananampalataya, bilang isang Kristiyano, tandaan po natin na dala-dala po dapat natin ang pangalan ng ating Panginoon sa ating pong pagsasalita, sa mga kaalaman, at ganyan po sa ating pong pananamit, at ganyan po sa ating pong mga actions, no? O mga gawa. So dito, ipinapakita sa atin na ang pangalan ay napakahalaga, kaibigan. Alam niyo po ba kung bakit napakahalaga? Sa panahon po ng Old Testament time, tinawag po ng Panginoon ang pangalan Abraham, na ito po ay pinalitan niya na ang Abraham sa pangalang Abraham. Di ba? Na ang ibig sabihin po nito, you will be the father of a multitude of nations. Yan. According to Genesis 17 verse 4. At ganyan po ang pangalang alin? Jacob. Jacob names to Israel. Pinalitan po ang pangalang Jacob ng Israel. Nang ibig sabihin noon, which would become the name of God's people. So dito, ipinapakita lamang po ng Panginoon, napakalaga po yung pangalan. At bukod doon, ang pangalan po, mga kaibigan, ang pangalan po na pinalitan ng ating Panginoon na ito sa kay Jacob, kay Abraham, ay talagang dala-dala po nila ito. At gayon din po, hindi natin pwedeng makalimutan na ito pong nilagay na pangalan ng bansang Babylon sa pamamagitan ni King Nebuchadnezzar. Alam niyo po ang pangalan ni Daniel? Ito po ay pinangalanan siya ng Belshazzar. Ang Hananya naman, pinangalan Shadrach. Ang Misael naman ay Misak. Ang Azariah naman ay Abednego. Lahat po ay pinapangalan, binabansagan po.
Kaya noong unang panahon, mapapansin po natin, wala pong apelyido, di po ba? Sapagkat pangalan lamang, dahil ito po ay may kaugnayan doon sa kanila pong ginagawa o kaya yung kanila pong mismong pinanggalingan. Kagaya po kay Juan Bautista. Si Juan po ay binansagan Juan na taga-bautismo. Yung pinaka-apelyido ng bautismo o bautista. Kaya dito, ipinapakita lamang sa atin, yung mga pangalan ay dapat pong ingatan natin. Halimbawa, yung ating pong pangalan na kinabibilangan. Eh, halimbawa po natin, na apelyidong Abraham. Yan. Halimbawa, apelyidong Abraham. At saka, ang apelyidong Abraham ay kinikilala po ito sa inyo pong lugar o lipunan. Pagkatapos, sa isang lugar naman, ang apelyidong Abraham, ito po pala'y mamatay tao, magnanakaw, manggugulo. Ano po kaya ang magiging pakiramdam mo kapag nakarating ka sa lugar na yon at ang apelyido mo rin Abraham? Yeah? Ito po ay, maaari ka kapag napunta ka doon sa lugar, yung apelyido mo ay tinitingala, ikaw ngayon ay taas noon na naglalakad sa daan. Pero kapag pumunta ka doon sa isang lugar na ang apelyido po ay talagang napakababa ang tingin, parang halos ayaw mong lumakad. Saan? Sa lipunan, sapagkat gusto mong itago ang masamang reputasyon ng pangalan. Kaya dito, sinasabi sa atin sa 1 Corinthians, verse 1-3. In this passage, Paul, wish grace and peace upon the church of Corinthians, but not only from him, but with all who call upon the name of Jesus. Ibig sabihin, hindi lamang na dapat sa iglesia ng Corinto, kundi doon sa mga tumatawag sa pangalan ng ating Panginoon ay kinakailangan maingatan ang kanilang sarili na magiging inline ang kanilang buhay. Saan? Sa buhay ng ating Panginoon. Kaya ang pangalan ay napakalaga, kaibigan. Kapag ikaw ay nag-transaction sa banko, ay hindi mo basta-basta ang pangalan mo na ikaw nakasign doon, hindi pwede yung palitan ninuman. No po? Hindi pwede yung pikihin ang pangalan mo. Kaya ang pangalan ay nagpapakita ng otoridad or authority. Kaya dito ipinapakita lamang sa atin na kahit ikaw ay pupunta sa ibang bansa at daladala mo ang alin, daladala mo ngayon ang iyong passport. So ang passport mo hindi pwedeng ipasa sa iba na hindi mo kapangalan sapagkat yung pangalan mo ay may otoridad. Kahit ikaw ay mag-withdraw sa ibang bansa, no, sa bangko, ikaw ay may daladala pong passbook, hindi mo pwede ipasa ito ang passbook na wala ka pong authorization sapagkat yung pangalan na yung signature doon sa passbook, ito po ang nagbibigay ng otoridad doon sa tao na inyo pong binigyan ng authorization. Kaya makikita po natin mga kaibigan, kapag pumunta ka sa ibang bansa, ay napakahalaga po yung pangalan na daladala po natin. Oh, kahit yung mga sikat na tao, kahit dito bilang politician, kapag ikay very well known, ang pangalan mo ay madali kang manalo. Kagaya nga po yun, sa mga Duterte na yan, sa ating po President Duterte, di ba? Very well known ang pangalan, o yung mga Estrada, ano pa, mga Binay, at iba pang mga pangalan na ito iniingatan nila na hindi po dapat ito ay masira ang kanilang pangalan sapat kapag nasira ang kanilang pangalan, ay maaari po mawawala sila sa kalapong political career. Dito, mga kaibigan, nais ng Diyos na madama po natin ang kahalagahan ng dinadala po nating pangalan. Tayo po'y tinagurang Kristiyano. Anong ibig sabihin po na Kristiyano? Ang Kristiyano po ay ito po yung mga tagasunod ni Kristo na dapat ang tagasunod ni Kristo ay inilarawan sa kanilang buhay po ang buhay ng ating Panginoon. Ha? Ito po Kristiyano, kagaya po yan, may mga sa ating pong lipunan po ngayon, mayroon pong mga iniingatang pangalan at talagang sinusuportahan ng mga grupo ng tao ang pangalan ito. Kagaya po yan, di ba, may mga tinatawag tayong mga Marcos Loyalists, no? May Corey Loyalists o Noynoy Loyalists, may Duterte Loyalists. Marami pong mga loyalist na ito na kuminsan ang ginagawa ng mga loyalist na ito ay pinagtatanggol nila yung kanila pong kinikilalang parang hero po sa buhay nila. Kaibigan, kamusta po tayo? Tayo po ngayon ang totoong loyalist ng ating Panginoon kapag tayo napabilang bilang isang Kristiyano. Ang Kristiyano po ay
lalaman po natin yung totoong Kristiyano, ito po dapat iniingatin niya ang kanyang pagsasalita. No? Sa pamagitan ng pagsasalita niya, ay dala-dala niya pangalan at ipang dapat magiging maingat po siya sa kanyang pagsasalita. Ang tunay na Kristiyano ay di dapat nagsasalita ng mga mahalay na ito po naman na hindi matatagpuan o hindi ginagawa ng ating pangkasi, ang isa pong mananampalataya, ang isang Kristiyano, ay kanya pong, alin? Kanya pong ipinapahayag ang ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang pagsasalita na dapat ang pagsasalita niya ay magiging pagpapala sa lahat ng mga tao. Kaya nga, sabi ng Panginoon, di ba? Tayo ang asin ng lupa na dapat yung ating mga salita ay magkalasang asin. Ibig sabihin nito, magiging pagpapala sa lahat ng mga tao. Kaibigan, kapag ang mga salita mo ay hindi naging pagpapala sa tao, ibig sabihin nito, taliwas po ito sa pamantayan ng ating Panginoon. Ngayon, binabanggit rin po dito na yung sinasabi dito sa Colossians, no? 4:6, let your speech be always with grace, seasoned with salt. Yan, ang sinasabi ng Panginoon, that you may know how you ought to answer each one. And according to Proverbs 10:31 din po, sinasabi dito, ang bibig na matuwid ay nagbibigay ng karunungan, ngunit ang magdarang dila ay hiwalay. Nagbibigay ng alin po? Karunungan. Kaya, binabanggit po natin kanina mga kaibigan na dapat ang ating pagsasalita ay ating pumbantayan, dapat ito po ay magiging pagpapala sa lahat ng mga tao sapagkat ito po ang paraan ng ating Panginoon nung nandito ang ating Panginoon sa lupa, siya po ay nagiging pagpapala. Kaibigan, kamusta po naman yung ating pong mga pagsasalita ng mga hindi karapat-dapat sa ating kapwa? Ito po ay hindi po paraan ng ating Panginoon. Ang binabanggit po dito, putting away falsehood, speak ye truth, each one with his neighbor. For we are members one of another. Tayo po ay kaisa. Tinatawag po nating ama, ang alin? Ang ating Panginoon. At tayo tinatawag na ang mga anak. Kaya ang tawagan po natin brothers and sisters. Kinakailang bilang brothers and sisters ay tayo ay magiging pagpapala sa ating pong kapwa. Alam niyo ba, dapat sa pagsamba, nakamindset na po tayo na sa ating puso, sa ating isipan, na dapat, kaibigan, tayo po ay maging pagpapala sa ating pong kapwa. Maging pagpapala sa ating pong kapwa, kapananampalataya. Kaya wala pong puwang sa loob ng church na tayo po ay sa magkakaroon ng samaan ng loob sa isa't isa sapagkat ang tunay na mananampalataya, ang tunay na lingkod ng Diyos, hindi dapat siya na magiging kasiraan sa loob ng church. Dapat siya po ay magiging pagpapala. O hindi lamang sa loob ng church, kundi maging pagpapala siya mula sa kanilang tahanan tungo po sa lipunan na lahat ng mga tao. Kung maaari, siya po ay magiging pagpapala. At binabanggit rin po dito, nasa Ephesians 4:29, anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa iyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan upang makinabang ang biyaya ang mga nagsisipakinib sa iyo. Makikinabang po sila, kaibigan, ang lahat mga nakikinig po sa iyo kung tayo po ay patuloy nalin na ang ating mga salita ay magiging pagpapala sa lahat ng mga tao na ating makakapanayam. Kaibigan, kamusta po tayo? Sa ating tahanan, kamusta po? Nagiging pagpapala po ba ang ating salita? Tayo po kuminsan ay nagiging biktima po nito. Hindi natin napipigilan rin ang ating mga salita na kuminsan nakakasakit sa ating pong miyembro ng pamilya. Kuminsan nakakasakit po sa ating pong kapitbahay o kaya sa ating kamag-anakan sapagkat hindi napipigilan ang mga salita. Subalit kaibigan, tandaan po natin sa pagsasalita natin, daladala po natin ang pangalan ng ating pong Panginoon. Kaya bukod pa po doon sa pangalan, ano pa pong sinasabi po dito ng Panginoon? Knowledge. Yung mga kaalaman. Kaya sabi dito sa atin, dapat yung mga kaalaman sa sanlibutan ay ito po'y magiging alin? Magiging inosinto dapat tayo mga kaibigan. Lalo tingit ang mga gawain sa salibutan, dapat tayo maging inosinti. Kundi ang mga kaalamang makalangit, ito po dapat ang ating ingatan. Na dapat ating
pag-aralan. Ang mga kaalamang makalangit, ito dapat, kaibigan, ang bigyan natin ng pansin sapagkat ito ang makapagbibigay sa atin ng pagpapala sa harapan ng ating Panginoon at higit sa lahat, makapagbibigay sa atin ng tibay at lakas ng ating pananampalataya. Kaibigan, sinasabi dito, if any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh and the lust of the eyes and the vain glory of life is not of the Father but is of the world. Kaibigan, lahat pong ito na mga na makasalimutan, dapat tayo po ay maging inosente po dito. Pero ngayon, sa ating panahon po ngayon, nagpapakilala na isang Kristiyano hindi naging inosente sa gawaing makasalimutan. Dapat atin pong tandaan na ang tanging ang banal na kasulatan, nandito po ang kumpletong kaalaman na dapat nating malaman upang ito makapagbibigay sa atin na lalo tayong mapapalapit sa ating pong Panginoon at lalo natin masamasam ang pagpapasiriwa ng kabuti ng ating Panginoon, ng pangako ng ating Panginoon, kung paano natin nito'y mapangahawakan at magbigay sa ating kaibigan ng inspirasyon, alang-alang sa paglilingkod at pagsunod po sa Kanya. Kaibigan, knowledge should not be in worldly matters, but in spiritual matters. Ang sabi nga po sa atin dito ni Apostol Pedro sa 2 Pedro 3:8, datapwat magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Magsilago tayo daw po saan? Sa biyaya ng ating Panginoon. Magsilagot tayo sa buhay pang-espiritual, hindi po sa buhay makasalibutan, sapagkat ang mga buhay na makasalibutan, ito po ay pakikipag-away sa ating Panginoon. At tayo, dala-dala po natin ang alin, ang pangalan ng ating Panginoon sa ating pong alin, pananamit. Kamusta po yung ating pananamit, kaibigan? Sa ating panahon po ngayon, hindi na mo pananamit, kundi pati yung ating katawan ay ating pong dinalagyan ng damit. Anong damit yon? Mga tato. Di ba? Sa ating panahon po ngayon, kapag ikaw ay may tato sa katawan, ang tao po ngayon hindi natakot. Noong unang mga panahon, sabi ng lulo ko, kapag ikaw may tato, ikaw ay tinatawag na ex-convict o kaya ikaw po ay, alin, mamamatay tao galing sa bilangguan. Kaya kapag kay matato, ikaw po ay parang kinakatakutan sa lipunan. Kaya maging ikaw ay mag-apply na trabaho ay hindi ka ngayon basta-basta tatanggapin noong unang panahon. Pero ngayon, mga kaibigan, pag nag-apply po ang may tato ngayon ng trabaho, okay lang po, sapagkat anong tawag nila? That is part of art. No? Yan po, art lang yan sa ating katawan. Pero ito po pala, hindi po ipinapahayag natin ang totoong pangalan ng ating Panginoon, ang totoong pagpuri sa ating Panginoon, kundi ito'y bahagi ng pangsalibutan. At kung minsan, tingnan po natin ang mga ayos ng mga damit po ngayon. Nagbabagong ayos ng damit na kung minsan nagiging malaswa, kaibigan, sa harapan ng ating Panginoon. At hindi lamang sa harapan ng mga tao, kundi sa harapan ng ating Panginoon na ito po ay hindi naging karapat-dapat. Are we are concerned about our dress as Christians? Kaibigan, tandaan po natin, tayo po ba ay concerned sa ating mga damit na ginagawa ngayon, na tayo naglalakad, na ito ay nagiging malaswa sa harapan ng ating Panginoon, hindi kaya-aya sa harapan ng ating Panginoon, lalaki man babae. Tandaan po natin, no, sila Adam and Eve, o si Adan at saka si Eva, nung sila po, ayalin, naglagay po ng kanilang damit. Anong damit nun? Yun ay dahon. Pinatanggal po ng Panginoon, pinalitan po ng damit ng tupa. Ibig sabihin, ng balat ng tupa. Ang ibig sabihin naman po nito, kaibigan, ayaw po ng Panginoon mangiranasan po natin. Ang mga bagay na hindi karapat-dapat, gusto ng Panginoon yung totoong pagiging Kristiyano natin, sapagkat sa mga damit na ating sinusuot, ito ay pinapakilala natin, mga kaibigan, ang totoo rin pong buhay ng ating Panginoon. Kagaya po na binabanggit dito sa 1 Timothy 2:9-10, in like manner that woman adorned themselves in mode's apparel with
shamelessness and sobriety. Ibig sabihin mga kapatid, nais ng Diyos na ang mga babae daw ay magdamit na mayroon pong kainahunan na ito po ay dapat hindi sa palamuti o sa gintuman, kundi bagko sa simpleng paraan na mayroon pong anyo ng kabanalan sa pamagitan ng mabuting gawa. Kaibigan, kamusta po yung ating pong kalagayan po ngayon? Ayaw po ng Panginoon na tayo ay manamit ng kagaya ng sanlibutan. Bilang isang Kristiyano, dala-dala po natin habang naglalakad tayo sa kalsada, naglalakad tayo sa lipunan, dapat makitaan tayo ng kaayusan sapagkat dala-dala natin ang pangalan bilang isang Kristiyano na tayo tagasunod ng ating Panginoon. Kaya ang tagasunod ng ating Panginoon hindi po umaayon saan? Sa sanlibutan. Kaya sabi sa Romans 12:1, umag-iba kayo. Mag-iba tayo dapat. Sinasabi dito, mga kaibigan, sa Romans chapter 12, kaya nga mga kapatid, ipinamanik ko sa inyo alang-alang sa kabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang hayang buhay, banal na siyang katapatang pagsamba. Paano tayo magkaroon ng katapatang pagsamba kung yung ating buhay ay kagaya po ng sanlibutan? Tayo po ngayon, nandito mga kaibigan. Nais po ng Diyos sa ating mga actions ay maipakita po natin ang tunay na pagiging Kristiyano. Ang tunay na pagiging mabuting katiwala. Kaya sabi sa atin, Christians, action is representing Christ and His church and works of compassion. Yan po mga kapatid. Christians, action is bearing witness to Christ wherever you may be in all you say and do. Yan. Ibig sabihin, ang Kristiyano po ay dinadala nila ang kanila pong pagiging saksi sa ating Panginoon sa kanila pong mga ginagawa. Kamusta po yung ating ginagawa? Kaibigan, marami po ang taliwas sa pamantay ng ating Panginoon. Kung minsan yung ating ginagawa ay iba po sa ginagawa ng tunay na Kristiyano. And say Christians behave in the holy way, exhibiting the fruit of the Spirit. Kinakailangan makita sa atin ang totoong buhay ng Kristiyano na ang bunga ng banal na Espiritu ay maranasan po natin. Katulad po dyan, no? Sasabihin po natin, tayo mga Kristiyano, pero kuminsan, tayo po ay hindi nagiging pagpapala po sa iba. Tayo po ay hindi po mapagtiis. Kaya sinasabi sa atin, bilang isang mananampalataya, kaibigan, tayo po dapat sa ating pagsasalita, sa ating mga kaalaman, sa ating pong mga gawain, sa ating pong mga pananamit, ay dapat makitaan tayo ng tunay na buhay ng ating Panginoon sapagkat kaibigan, ayaw niya na ikaw at ako ay magkiklaim tayo na kilala natin ang Kristo natin pinaglilingkuran at daladala natin ang kanyang pangalan. Subalit, ikinakaya natin ngayon sa pamagitan ng ating pong pagsasalita. Ikinakaya natin ngayon sa lahat ng ating mga ginagawa, sa ating mga pananamit. Subalit ngayon pong umaga, kaibigan, saan man po kayo naroon ngayon, tandaan po natin, ang ating Panginoon nais niya bilang isang tunay na Kristiyano, bilang isang tunay na tagasunod at daladala po natin ang alin, ang pangalan ng ating Panginoon, dapat lamang kaibigan, ingatan po natin na ang buhay ng ating Panginoon ay makita sa ating po mismong sarili upang kumagkaganon kaibigan ay ating maingatan ang pangalan ng ating Panginoon sa ating buhay. Pagpalain po tayo ng Panginoon ngayong pong umaga. Tayo po ay manalangin. Mapagpala naming Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon at muling napasariwa sa amin na dapat naming ingatan ang pangalan ng aming Panginoon at kami ay umaasa na hindi niyo po kami pababayaan kundi bagkos patuloy naming daladala ang pangalan ng aming Panginoon saan man po kami naroon, saan man pong dako kami naroon ay maitas namin ang banal na pangalan ng aming Panginoon sa pamagitan ng aming pagsasalita, sa mga kalaman, sa aming mga pananamit, at sa aming mga kilos o gawa, ay maipakita namin ang totoong buhay na bilang isang Kristiyano upang maitaas ang pangalan ng aming Panginoon Jesus Kristo sa lahat ng mga tao, sa lahat ng mga kaibigan namin, at sa lahat ng mga anak nyo na patuloy na nagnanais na makilala po kayo. Kaya ngayon pong umaga, maraming salamat sa pagkakataon na ipinagkaloob niyo po sa amin
Itong lahat ay aming hinihiling sa matamis na pangalan ng aming mananakop na si Jesus. Amen.